Himpapawid! Dos por dos! Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. Dos por dos! Humahataw na mga balita at impormasyon. Dos for dos! Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na Dos por dos! Bagamat nakalabas na ng bansa ang naging super typhoon na si Egay, Huwebes ng umaga, nag-iwan ang trahedya. Nag-iwan ng trahedya ang malakas na hanging dala nito. At isang bangkang demotor ang tumaob dyan po sa lawa ng Laguna. Halos 30 pasahero ang iniulat na nasawi habang 40 ang na-rescue. Gayong ang capacity lamang ng MV Princess Aya ay 42 lamang. Nako po, ayan na. Ibig sabihin, overloaded ang ayan. Tumaob na bangka. Balik na naman tayo dyan. Oo. Ayon po kay Coast Guard Rear Admiral Armand Balilo, umalis ang MV Princess Aya sa Port of Binangonan patungo sa Talim Island pasado alauna ng hapon nang ito'y hampasin ng malalakas ng hangin at malalaking alon. Dahil dito nagpanik ang mga pasahero na walang suot na life jacket. Naku po! At sa pagkataranta, nagpuntahan sa kaliwang bahagi ng bangka kaya ito'y tumagilid at tuluyang tumaob. Nagpapatuloy po ang search, rescue and retrieval operation sa lugar para sa mga pasahero ng bangka lang pero mahigit 50 ang sakay. Parang lumilit ang kumbatsero kung ang namatay ay 26 tapos ang na-rescue ay 30. Aba, 56 na 'yon. 56 na 'yon. At baka may mga missing pa. Yeah. Abangan ng mga follow-up. Issue ng bayan. Dos. Pag maitim ang balat, magtago ka na. Dos for dos. Si Jerry at si Anthony. Narito na. Dos for dos. Hahataw ng todo. Urado ka. Dos for dos. Ang katotohanan. Dalan nila. Dos for dos. Walang sinasamba pale. Maniwala ka. Umasa ka, dos por dos. Dos por dos. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Dito po si Jerry Baha. Dito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2 for 2 sa umagang ito ng Friday! Yoo-hoo! Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Walang anumang iniinda sa katawan, walang ubo, walang sipon, walang lagnat, walang sinat. Walang anumang masakit sa kalamnan at kasukasuan. Parang ako nga yung medyo masamang timpla ko eh. May ganyan talaga kapag kulang sa tulog, kumbatsero. Totoo yun, kung kailan pa naman yung sarap matulog eh. Tsaka hindi makakuha ng magandang tulog. Ano? Ako naman kumbatsero, madali akong matulog. Kaya hindi ako makahatsyempo. Sa dami ng trabaho. Eh parang si Het din yan eh. Si Het. Sa dami ng mga binabantayang commercial, hindi mapagkatulog. Kayo po ba mga textmates, mga text partners, kumusta kayo? Kumusta mga ano ang inyong
Karanasan. Dito ho sa bagyong si Egay. Napakinggan ho ninyo yung pambungan natin. Kala natin ayos na tayo kahapon. Dahil nakalabas na ang bagyong si Egay. Pero ito ba, pwede, isasali pa ba natin to sa epekto ni Egay? Itong parang na nangyari dyan sa Binangonan? Hindi ba? Wala na, di ba? Lumabas na yung, anong oras ba lumabas yung bagyo? Anong oras ba nakalabas ng PAR ang bagyo? Mother, anong oras kahapon, diniklara ng PAGASA na nakalabas na? Pwede sigurong nakalabas na ng PAR, pero... May ilan lugar pa na nakakaranas pa ng epekto nito. Pero sa extreme northern Luzon. O hindi dito, hindi sa dito. Binangonan. Hindi ano? Dito sa Rizal o dito sa Metro Manila. Itong ruta na yan, kumbachero, dyan sa Binangonan, papunta ng Talim Island. Nasubukan mo na bang pumunta dyan? Hindi pa. Hindi, ako, Talim. Hindi ako nakasama ng tatay nung madalas masugo dyan. Masugo doon. Pero napuntahan ko na yan, lugar na yan. Medyo, actually, ang ganda. Kumbachero. Maganda yung lugar? Napakaganda ng lugar. At ang balita nga natin, may mga development pa na pinaplano dyan. Kaya yung ruta na yan, talagang dapat na pagandahin pa. Oo. Namit ko pa yung mayor ng Binangonan kahapon. Mayor Bebot Cesar Inares. Dito sa QC, sama yung kanyang anak. Tapos pagdating nung hapon, may nangyaring ganyan. Pwede ba nating matawagan, mother, si mayor? Tsaka ang Philippine Coast Guard. Lalo na dito sa mga report na overloaded. Yun. Walang suot na life jacket ang mga pasahero. Di ba karaniwan yan? Pagsakay mo ng ganyan, suot ka kagad. Automatic yan. Tama ka. At hindi ba ang Coast Guard, bago paandarin yan, bago pabiyahihin. Pabiyahihin. Alam na niya. Pati yung manifesto. Pati yung manifesto. Yun ang tanong natin dyan. Bakit kutakot-takot ang sakay niyan? Ang capacity pala maliit lang. Sus Mariano kain. May mananagot na taga Coast Guard diyan sa lugar na yan. Wala nang storm signal kahapon diyan sa lugar, kaya pinayagan na. Kaya pinapayagan na ho ang pabiyay. Maski nga dito sa port area, di ba? Kahapon nag-resume na ang operations diyan dahil wala nang storm signal. Pag signal number 1, meron pa. Matik tigil lahat yan. Ng biyahe ng vapor. Kahit na ang lugar na pupuntahan mo tirik na tirik ang araw, pero ang pagmumulan mo ay may signal number 1, canceled ang biyahe. O kaya kung ang pupuntahan mo ay signal number 1, tirik na tirik ang araw dito sa Metro Manila, tigil din ang biyahe niya. Tama yun. SOP yun, kumbachero. Yan ay para sa kaligtasan. Ito, katulad ng mga report nila noche, no? Ilang metro pa lang ang layo mula dun sa kon eh. Sa Pretil eh. Ang babaw pa nga lang. Oo. Parang lagpas tao lang eh. Kapag lagpas tao lang medyo mababaw kakaya, lang. Kakayanin na kahit lang uy aso lang kami ni kumbachero, kakayanin na natin yan. Lalo pat, di ba sino pa yung kausap natin itong mga taga Maynila? Di ba sinasabi ang babaw na ng Laguna Lake? Masyado na siyang silted eh. Masyado na silted. Oo. Tapos yung mga kabalita ka ng ganyang karaming namatay. Sus Mariano. Sa bagay, yung klase lang ng tubig dyan kumbachero eh. Napakalabo eh. Mamamatay ka kagad eh. Hindi mo makikita yung maski ang mga rescuers mahihirapan sa paghahanap ng mga ililigtas. Marami tayong dapat na ipasagot sa mga otoridad diyan. Halimbawa, yung bangka na yan, ilang pung taon na ba yan? Hindi ba, kumbachero, para bumigay yung katig agad-agad. Hindi ba, kahit na ba may konting bigat doon sa side na yon. Ba't mabibigay ka agad at tataob ka agad? Tama ka doon, kumbachero. Kaya nga, hindi na tayo natuto. Lagi parang na lang. Parang bumabalik tayo sa 90s. Totoo. Yung mga panahong sunod-sunod ang ganitong mga balita. Nakakalungkot. Para tayo nagbibilang na naman ng patay ngayon. Ang mangyayari niyan, kumbachero, naalala ko na naman yung marina. Gano'n kaya katagal iimbestigahan ito? Ayan na nga. Abangan po ang mga follow-up dyan at sa iba pang lugar na dinaanan ng bagyong si Egay. Mamaya kukuha rin tayo ng update sa PAGASA dahil may pumalit na bagyo kay Egay. May bagyo na. Si Falcon. Ngayon!
Si nice. Tony ba yan? Si Tony. Si Tony Falcon ngayon! Sabi sa inyo. Ano bang, kaninang madaling araw, kumbansyero, mula hating gabi, buhos ang ulan. Kaya nag-aalala ako kanina. Dadaan kaya ako sa Espanya. Baka naman pareho pala kanya inisip. Nag-aalala ako eh. Nag-aalala ako, kumbansyero. Baka matrap na naman tayo dyan. Eh mabutit wala. Wala hong baha dyan sa Espanya. Baka sabi siguro ni Chairman Artes, dadaan na naman yung dalawa. Reklamo na naman. Reklamo na naman yung dalawa. Hindi, pero mahina mo yun. Inayos na lang nila talaga, kumbachero. Yung mga bara. Yun mga lang naman talaga dyan eh. Yung mga basurang itinapon nyo, babalik din sa inyo. Jerry Pac at Anthony Tabernas. Dos! For Dos sa DZRH. Meron po tayong live update mula dyan sa Binangon ng Rizal. Sandali po lamang, oras natin. Achi, ahya, Mr. Jalom Tang, Lakyam, Chapsihun, 6:14 ng umaga. ACS Balita, susunod na! Makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita, walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas, hanggang kaming Danawan, basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita, kasama ang 2x2 tandem, Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Friday, July 28, 2023. Narito na po ang ulo ng ating mga ACS Balita. Biyahing nagaligaw ng PNR muling bubuksan sa katapusan ng Hulyo. Phase 1 ng LRT 1 Cavite Extension Project, halos 90% ng tapos. Panibagong bagyo nagbabantang pumasok sa PAR ngayong weekend. Death toll sa Typhoon Ega ay nadagdagan pa. Siyam na planta ng kuryente sa Luzon, hindi pa rin bumabalik sa normal na operasyon. Anim na sasakyan, inararo ang isang truck sa Maynila. Lumikha ng matinding traffic! Apat sugatan sa chopper crash sa Bukidnon. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning, Philippines! Hello, world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. Alas 6:21 ang ating oras. Sa atin muna ang ACS Good News. Muling bubuksan ng Philippine National Railways ang biyahe ng kanilang tren sa rutang Naga-Ligaw simula sa Lunes. Sa anunsyo ng PNR, magkakaroon muna sila ng dalawang biyahe ng tren kada araw sa nabanggit na ruta na babagtas ng mahigit sa 67 kilometro. Ayon sa PNR, ang unang biyahe aalis mula sa Ligao patungong Naga sa ganap na alas 5:30 ng umaga. Ito isusundan naman ni kalawang biyahe ganap na alas 5:30 ng hapon mula sa Naga patungong Ligao. Tiniyak ng PNR na kung darami ang pasahero sa natatangkilik sa rutang ito, ay magdadagdag pa sila ng tren. Tinatayang aabuti ng 2 hours at 11 minutes ang biyahe mula Ligao patungong Naga at pabalik gamit ang isang diesel hydraulic locomotive na mayroong 5 passenger coaches na kayang magsakay ng 1,300 pasahero. Yan talaga inam sa tren, ano? Ganun karaming pasahero sa isang biyahe. Yan ang kagandahan. Kaya ang bilis ng biyahe. Walang traffic. Mm. Kaya ito dapat na talagang hindi pinababayaan. Alas 6:22 ang oras ngayon. Diyos maray na aga sa Indugabos, mga Bicolano. Mata na kamo, gising na! 88% ng tapos ang phase 1 ng LRT1 Extension Project. Saklaw po ng proyekto ang unang 5 karagdagang istasyon na umaabot sa 6.7 kilometers sa Paranaque, gaya ng Redemptoris, Mia,
PTEX Asia World, Ninoy Aquino at Dr. Santos. ACS Balita. Nabanggit natin kanina ang bagyong Falcon. Ngayon! Habang si Egay ay nakalabas na ng PAR, alamin natin ang update at ano ba magiging sitwasyon dyan sa Binangonan. Lalo pat andyan pa ang search, rescue and retrieval operations na isinasagawa ng mga otoridad. Kuha muna tayo ng update mula sa PAGASA, si Miss Veronica Torres ng PAGASA. Miss Veronica, magandang morning! Magandang umaga din po sa inyo, Sir Anthony at Sir Jerry. Sa kasalukuyan nga, itong Southwest Monsoon patuloy epekto sa May Luzon at Visayas. Kaya dito sa May Ilocos Region, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, Northern Palawan, kabilang ng Kalamian at Cuyo Island, asahan natin yung monsoon rains. Sa Metro Manila naman, Cordillera Administrative Region, Calabarzon, nalalabing bahagi ng Central Luzon at nalalabing bahagi ng Mimaropa, occasional rains, dala pa rin ng Southwest Monsoon. Sa Cagayan Valley at Western Visayas, maulap na papawirin, may makalat-kalat tayo na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dahil naman sa Southwest Monsoon at mas magandang panahon sa nalalabing bahagi ng ating bansa kung saan mayroon lamang tayong mga tsansa na mga localized thunderstorm. Sa kasalukuyan, meron din tayong minomonitor na bagyo na nasa labas na ating Philippine Area of Responsibility at may international name ito na Canon. Kapag Canon ito'y pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility, possible tomorrow late morning o kaya Sunday morning, bibigyan natin ito ng local name na Falcon. Ngayon? Yes. Falcon, ngayon. Wala pa siyang karugtong na gano'n? Wala ba apelido yan? Wala pa naman ngayon po. Falcon, ngayon. Yeah, no? So wala nang epekto, wala nang bagyo na nasa loob ng PAR, Veronica. Tama po kayo dyan. Anong oras kahapon na lumabas ng PAR? Yung, nasa record mo ba? Si Egay? Si Egay po ay lumabas kahapon ng ating Philippine Area of Responsibility, alas 8 po. Umaga pa lang. Umaga. Umaga. So, pero kung mga around 12 o'clock, may comparing ba kayo kahit lumabas na, meron pa bang nasa ilalim ng storm ng, signal? Wind signal, ganon? Although, kahapon po, meron pa tayong mga ilang areas na may signal, pero ngayon ay wala na po. Opo. Hindi, yung pong oras po, Ma'am Veronica, yung tinitingnan namin, no? Hanggang anong oras ba kayo may nakataas na wind signal sa ilang lugar sa norte? Mayroon pa tayo nakataas na wind signal kahapon until mga 5 p.m. po kahapon. Ah, 5 p.m. Pero saan po ito? Saang lugar? Mostly nasa may bahagi po ng Northern Luzon. Northern po. Luzon. Oh, malayo na. Malayo. Malayo dito sa Binangonan kung saan nangyari yung trahedya, ano? Opo, posible po dahil mga tuloy-tuloy na po yung mga pag-ulan. Kaya naging ano na din po, posibleng magkakunwaring baha or mapaguho ng lupa dahil tuloy-tuloy na nga din po yung mga pag-ulan na dahil sa habagat. Pati na rin kay Egay. So wala nang epekto dito sa Metro Manila at nearby provinces si Egay nung mangyari ito kahapon bandang mga 1 o'clock. Alauna eh. Ito 1 o'clock nangyari. Yung lumubog yung bangka dahil hinampas daw ng malakas na hangin. Opo. Noong mga panahon po yun, possible wala na po tayo nakataas na signal. Wala na talaga. Wala na. At saka malayo eh. Malayo. Binangonan to. Malamang Babuyan ang Island extreme yun. Extreme Northern Luzon na lang yung mayroong storm signal hanggang alas 5 ng hapon. Okay. Veronica, anong inaasahan nating lagay ng panahon dyan sa dito, Metro Manila at Rizal, lalo na dyan sa Binangonan? Kasi may ginagawa pang search and retrieval operation. Search and retrieval operations eh. Opo, sa kasalukuyan ay kung sa Metro Manila at sa may Binangonan Rizal, occasional rains yung inaasahan natin and also kailangan pa rin natin mag-ingat sa areas na yun dahil yung karagatan doon posible maalon pa rin. Kung po ito, sa Lawan ng Laguna, Laguna Lake naman ito. Yung po bang gale warning kahapon, anong oras na lift o lifted na lift nga ba ito? Hindi pa rin po tayo naka-lift ng gale warning. Meron pa rin po. Opo, meron pa rin po. Kaninang nilabas, kanina umaga sa may northern at western seaboard ng Luzon. Meron din sa western at southern seaboards ng southern Luzon at nalalabing bahagi
ng at yung Eastern Seaboard ng Luzon. Mm-hmm. Sa may Eastern Seaboard ng Northern at Central Luzon, mm-hmm. Western Seaboard ng Visayas, at sa may Eastern at Southern Seaboard ng Southern Luzon at Visayas po. Oo. At yung gale warning na yan dahil sa habagat. Opo, yung habagat na na-enhance. Itong towards the weekend, itong Saturday, Sunday natin, Veronica, anong expected nating weather condition dito sa Metro Manila? Maulan pa rin po yung panahon natin na ine-expect dahil pa rin po sa habagat. Habagat. Maraming salamat. Nasushoot ba sa mga dam yung ulan? Yung ulan natin, Veronica? Opo, with regards naman po sa mga dams po natin, titingnan po natin kung sa update ng ating dam information, although tumaas naman po karamihan ng ating dam, mm-mm. nasa may around normal or medyo hindi pa rin yung sa Angat Dam. Mm-mm. Although nasa may ano pa rin naman po siya, medyo nasa normal pa din, pero yung normal water high kasi natin is 210. Oo. Pero ngayon ay 182. 0.98. Nadagdagan na ng konti. Mga 2 meters. Malaking bagay na yun. Malaking bagay na yun. Tuloy-tuloy pa yung ulan. Last na lang. Promise, Veronica. Promise. May mga report ang Pag-asa kahapon tungkol dun sa volume ng ulan na naitala dyan sa Baguio City, for example, at saka sa Lawag, Ilocos Norte. Ano ba 'yon? Extraordinary ba talaga yung buhos ng ulan sa kanila the past couple of days? Opo, sa kasalukuyan nakita nga natin na medyo may kataasan talaga yung mga pag-ulan dahil nagtagal din kasi si Egay sa may parte ng Northern Luzon. Mm-hmm. Kaya naging mataas talaga yung mga pag-ulan lalo na sa may mga bandang Ilocos Region pati sa ibang bahagi ng Northern Luzon. Mm-hmm. Sa Cordillera. So, sa Cordillera pala, kumbachero, parang yung daw ulan nung nakaraang araw na yan, pantatlong linggo eh. Ganon karaming ulan ang ibinuhos. Mga 500 mm. Anyway, maraming salamat sa iyo, Veronica, sa update mula diyan sa Pag-asa. Maraming salamat din po. Ingat po tayo. Veronica Torres ng Pag-asa. ACS Balita. Si Noche Kakas kasama na kung Batchero ang mga rescuers diyan sa Binangonan sa pagbabalik ng ACS Balita. Alas 6:30 ang ating oras. Ang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Anong araw ba today, kumbachero? Aba, today and every day is Smart Dishwashing Day! Yoo-hoo! At sa ating everyday dishwashing, syempre, Smart Dishwashing Paste! Heavy duty ang linis dahil may double tanggaling formula, kaya tanggal sebo, tanggal bakterya pa, saan ka pa? Yan ang Smart Dishwashing Paste! Sa plato, kaldero at plastic, linis fantastic! Kaya number one ang Smart Dishwashing Paste. A product of ACS Manufacturing Corporation. ACS Balita. Puntahan na natin ang Binangonan Rizal. Andun si RH27 Noche Kakas. Coming Noche! Kajeri at Katuning, nandito tayo ngayon sa Binangonan na Port Osan. So sa aking likuran, makikita yung Laguna Lake at dito sa lugar at kanina umalis na yung team ng Philippine Coast Guard para sa muling pagsasagawa ng retrieval operation doon sa sinasabing kasama din sa pagdaoga ng bangsa na Aya Express dito sa Binangonan. At katabi natin ngayon itong pasinadaanan nila kahapon na Kajeri at katuloy dito ka sa Giris. Katuloy at Kajeri sa BCR. Ano po yung ano napansin mo kahapon? Ano siya? Pasahero siya, pasahero. Ito yung sa kabilang bangka sila, Sir Jerry. Pasahero din siya. Mm-hmm. At nadaanan nila yung pangyayari. Ano pangalan nila? Ferdinand Nogalisa. Ferdinand.
Sige, Ferdinand, magandang umaga sa iyo, Ferdinand. Sir, magandang umaga po, sir. Ano yung nakita mo kahapon? Asaan kayo nun? Tapos ano yung napansin mo dito sa kabilang bangka? Nang dumaan kami sa Kalinawan, nakita namin yung bangkang lumubog. Wala na po, palubog na siya. Uh-huh. Tapos ang mga tao sa tripling ng Kalinawan, nandiyan marami ng tao. Hindi namin alam kung may mga tao pa dun sa loob ng bangka eh. Kasi wala kami nakikita lumalangoy eh. Uh-huh. Tapos yung mga nag-jacket, nagkalat. Mm-hmm. Ang alam ko po dun, may mga tao pa sa ilalim ng bangka eh. Ng bangka? Uh-huh. Opo. Nung nakita mo Ferdinand nakalubog na nung hindi pa lumulubog, hindi niyo pa pinapansin ganun. Dapat sir magkakasalubong dapat namin 'yon kasi kami papuntang bayan. Oo. Sila pa uwing talim. 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 Mm-hmm. Kaso sila kami nag-abot, nakita namin sa pagdating namin sa Kalinawan, lubog na po sila. Lubog na. Ano na lang nakikita do sa parte nung bangka nung madaanan ninyo? Panulid na po. Nakalitaw po yung ilalim ng bangka saka yung katig, kabilang katig na nakaibabaw. So halos papataob na, parang ganun, papataob. Opo, opo. Oo. Tapos sir, maraming bangkang maliliit nakapaikot doon, parang tutulong sila. Oo. Pero nung papalapit kayo, sabi niyo magkakasalubong kayo eh. Magkakasalubong kayo. Malakas ba hangin noon? Malakas ba alon? Yes, sir, opo. Malakas pong hangin noon, saka alon po. Ayun, yun nga yung nangyari. Punos po yun, sir. Ano ang pangalan? Punos po. Puyos? Punos. Unos, parang unos. Ah, parang unos. Parang unos. Eh, yung bangka ninyo, hindi naman naapektuhan? Hindi naman po. Ilan ba sa kayo ng mga kasama mong pasahero? Ilan ba kayo? Siguro, sir, mga nasa 50. Nasa 50 rin kayo. Magkasinlaki lang yung bangka nyo, Ferdinand. Opo, opo, sir. So, yun yung pinakapamasada doon, yung mga namamasadang bangka, ano? Opo, sir. Opo. Oo. Ganun po yung kalak. Nung umalis kayo ng Talim, by the way, gaano ba katagal ang biyahe mula Talim papunta dyan sa pier? Sa bayan. Sa port. Sir, isang oras. Isang oras. Layo rin pala. Medyo malayo yan. Parang Hong Kong, Macau, Kumbachero. Oo. So yung umalis kayo ng Talim, kumusta ang panahon doon? Yung buong biyahe nyo na yon, malakas ba ang alon? Hindi ba kayo nahirapan? Hindi sir. Maulan lang po. Wala pang hangin. Oo. Tapos ng bandang Kasili kami, malapit na kami sa Kalinawan. Doon sa po lumakas ang hangin saka ulan. Ayun. Ang nangyari daw doon sa sa lumubog, naglipatan sa isang side, kaya tumagilid. Ang sabi po, naputol po yung katig. Naputol yun. Ayun. Problema, ano? Pag naputol ang katig. Naputol yung katig nung lumipat na, naglipatan na yung mga tao, o ganun ba? Opo, opo. Tapos po sir, kasi maulan, kapag maulan po kasi, ilalagyan ng tarapal. O luna yung luna. Mga gilid. Para hindi mabasa. Kaya yung hangin kumbachero nun, kung nakaharang, may nakaharang na tarapal. Hinampas talaga, ano? Oo. Pero Ferdinand, tuwing sasakay ba kayo ng bangka dyan, hindi kayo pinagsusuot ng life vest? Ay, hindi po, sir. Kapag may coast guard lang. Pag may coast guard lang, saka nag-life vest. So kahit kayo nung galing kayo sa Talim, hindi kayo nakaka-life vest. Hindi pero po. Asan yung mga Asan yung life vest? Nasaan yung life vest? Meron naman. Nasa taas po. Nasa ilalim ng upuan. So nandoon naman, wala bang nag-a-announce na bago tayo umalis, isuot muna niyo ang inyong mga life vest. Walang ganoon? Wala po sir eh. Dapat nga po talaga sa meron ganoon. Dapat pinapasuot dapat sa hero ng isang life jacket. Kasi pangit na ang panahon. Oo. At lapat po lagi may coast guard po kapag ganito ang panahon na maulan. Wala bang coast guard? Dumating kami sa bayan po, wala pong coast guard. Ay, ganun? Baka, patay tayo so, dyan. So, yan ay karaniwang nangyayari dyan na hindi kayo pinagsusuot talaga ng life vest. Kapag okay naman po ang panahon, hindi naman po kailangan mag-ano. So. At ang laging sakay ng bangka ay mahigit 50? Apo.
Ilan sa pagkakaalam mo, ilan talagang ano yan, yung capacity. Capacity ng bangka? Ang tansya ko po, pag marami ang talagang pasahero, nasa 100. Pero... Maabot na 100 yung pasahero? Opo, marami po. Pag uwian, sa paggaling pong bayan, papuntang isla, marami po talaga. Marami. Pero ano yun, may mga upuan naman talagang maayos yun. Nakakaupo lahat. Nasa gilid po yung iba, nandiyan, pagpuno po. Ah, eh talagang overloaded yan kumbatsyero. Eh kung totoo, so nung dumating kayo ng ano tawag doon, Port of Pritil, diyan nung pagdating niyo diyan, walang coast guard kayo inabutan. Wala po. Mga ano lang po yung mga sa local lang po. Sa local lang. Ilan ang biyahe diyan, Ferdinand? Marami po yung biyahe. Sa maghapon? Opo, marami po. Maraming bangka na bumibiyahe. Opo, marami po. Pero pare-pareho lang, kumbaga parang jeep, ano, pare-pareho lang na itsura ng jeep, parang ganun. Opo, pare-pareho lang. Ayun, ganun niya kung bachero. Anong oras sa umaga at sa gabi ang ang unang huling biyahe? Ang unang biyahe papuntang isla, alas 6 po. Okay, tapos pabalik, ang huling biyahe. Ang papunta namang isla, papuntang bayan, ang huling, alas 3 po ng hapon. Ah, maaga. Maaga stress lang. Kumbachero. Pero ito, ang agang... Ito ang yung lumubog, galing bayan, papuntang talim. Papuntang talim. Ferdinand, yung bang mga ganitong panahon, hindi ba nagpo-postpone, nagka-cancel ng biyahe? Katulad din nyo, regular ba yung biyahe dyan kahit na may sama ng panahon? Sir, kapag... Signal na dapat po tayo dito sa Rizal, ano po, wala pong biyahe. Walang biyahe. Kahit magandang panahon, sa signal number 1, wala pong biyahe. Basta may signal number 1 na, wala nga signal. Kaya siguro bumiyahe, kumbachero. Wala na. Tapos, ay pero umuulan pa nung bumiyahe kayo. Lakas. Opo, may umulan. May mga ulan. Okay, nako. Gaano kalayo sa port yung pinaglubugan? Parang malapit lang eh. Sa ano po? May 100 meters? 3 kilometro gano'n? Ilan? 3 kilometro. Ah, malayo kilometro. Pa. So mga ilang minuto pa lang, ilang mga, tansya mo, ilang... Po. Ha? 14 minutes lang po. 14 minutes mula sa pier? Galing sa pier, dito sa Binangoyan, papunta din sa Kalinawan, pinaglubugan. Mga 14 minutes na ang biyahe. Oh. So hindi yung unang report na 50 meters lang ang layo, hindi totoo hindi pala 'yun. Oo. So mga 3 kilometro partner ano, Ferdinand? Opo. Mga 3 kilometro. Nakaka 15 almost 15 minutes na siyang bumibiyahe. Malalim ba 'yan? Malalim ba 'yan? Opo, mababaw lang 'yun. Mababaw lang. Mga lagpas tao ganun. Opo, siguro. Uh-huh. Pero hindi naman super lalim na tulad ng ibang lugar. Oo. May mga bata raw ba na nadisgrasya noche? May bata kasi meron pa nga magkayakap mag-ina na nasagpuan. Ang problema dito pa, Jared Dacatuning, itong mababaw lang ito, pero puro burak yung... Yun nga. Malabo. Nakikita namin sa background nyo yung malabong tubig, tapos may mga water lily pa. Okay, sabi mo, Noche, kaalis lang nung search and rescue team. Rescue pa ba ang tawag o retrieval na lamang? Retrieval na lang. Kasi mag-aakon eh. Kanina kausap natin yung boat captain na si Donald Anyain. Ang sinabi niya na yung pinagdantahan nilang manifesto is 22 lang. 22 lang? 22. Dahil nga doon sa parang natadya na hindi niya kakayanin ng ano, ng sama ng panahon. Tapos pagbalik niya, puno na raw yung bangka niya. Kaya wala na siyang magawa. At ang problema rin na dito kay Jeric Katuning, nagluwag na ng protocol, wala na nagpapantay na kusga dito para magsagawa sana ng headcount. Dapat marinig yan ng mga taga ng pamunuan ng Philippine Coast Guard. Pagka walang problema, wala ding tao. Huli na lang, Ferdinand, balikan ko lang si Ferdinand. Pagka ba sumasakay kayo ng bangka, meron kayong sinusulatan man lang na listahan, parang manifesto, ganun? Apo, meron sir, apo. Meron naman. Meron. Ayun, at least, klaro yun. Ito, may dumating na bagong bangka, Noche. Galing ng talim yan.
Apo, pipindan po. Ayan, naka, mga naka, naka, naka live vest. Live vest. Oh. Apo, pipindan po lang sila. Oo. Oh. Mm-hmm. Teka muna, Noche, ilan ang actual o official count nila ng namatay? Ang batay sa press conference nila ng PNP, MDRRMO, at Philippine Coast Guard ng magaling araw, 26. Meron pang missing? Meron pa bang missing? Nagsawa, kaya nga, meron pa daw na nawawala. Kaya sila nagsagawa ng retrieval operation ang Philippine Coast Guard, MDRRMO, at PNP. Ilan? Dahil yung iba, yung 14 sa 26, identified na ng pamilya, habang yung 12 ay hindi pa. Hindi pa kilala. Ilan yung tinatansyang missing pa, Noche? Kanina kausap ko yung talagang nakakita doon sa pag-alis ng motorized sa bangka. Mm-hmm. Ang sakay daw tansya nila kahapon ay mga more or less 70. 70? So, yung sakay ng bangka kahapon. Uh-huh. 70. So ilan, 26 kumbachero yung namatay. Uh-huh. Tapos ilan yung na-rescue, na naligtas, partner? 40 yung 40, survivor. Ay, 66 na yon. 66. So may apat na, may apat pang nawawala. Apat pang missing. Pero binabatayan din nila dito yung mga pamilya na naghahanap na sumakto sa naturang bangka Kagiyari. Pwede mo bang kausapin Noche yung mga bagong dating, kumusta experience nila? Thank you, Ferdinand. Thank you, Ferdinand. Ferdinand, thank you, partner. Thank you. Ferdinand, maraming salamat, ha. Sige. Magkaroon po ng tulay dito sa isla. Gusto nyo magtulay. Oo, para hindi na nagdirabang kang ganyan. Tama. Ayan, maganda rin yan. Magandang pag-isipan yan. Thank you, Ferdinand. Thank you, Ferdinand. Salamat. Yung bagong dating. Bagong dating. Kumusta ka mo experience nila? Ate, eto si ate. Live po tayo sa DCRH. Kumusta naman po yung BIC Kajerit Katuning Taberna sa Dios por Dios DCRH? Ayan po. Yan. Hello po. Okay naman po. Ano pong problema? Ano pangalan mo, ate? Annalisa Ramon. Okay, ano oras kayo umalis doon, Annalisa? Ay, 6:30 po. 6:30. Ano oras na ba 'yon? Ang bilis, ha? Ang bilis ng biyahe niyo. Opo, hindi na po kami nagdaan kung saan-saan kasi konti lang po ang sakay namin, 24 lang. 24 lang. Oo. Pero pangkaraniwan ba, Annalisa, bumibiyahe kayo, araw-araw ka bang pupunta dyan sa bayan? Hindi na po. Pag lang po ako lumulaw sa Maynila, tsaka lang po ako nakakasakay. Oo. Kapag sumasakay kayo, pangkaraniwan, gaano karami yung pasahero? Minsan po, 30-40. Pero ngayon, pinakakonti, 24 lang kayo. Nakita namin kanina, Alalisa, naka-life vest kayo. Oo. Pero mga nakakaraan ba, pinagsusuot kayo ng life jacket? Hindi po. Ngayon lang po. Hindi ka ba natakot nung mabalitaan mo may trahedya tapos sasakay ka? Natakot nga po. Kung feeling ko nga po, medyo kabado. So hindi ka natutulog. hindi ka na nakatulog sa biyahe. Natulog sa biyahe. So okay naman yung biyahe niya. Thank you, Annalisa. Thank you so much. Yung sinasabi mong diretso na, sa kay galing na? Kami po yung nabukas ng galing. Tapos, dari-diretso na biyahin niyo? Uh-huh. Nung kumakas 24. So, normally, may mga dinadaanan pa kayo? May stand pa. Okay, may pick up. Sabi pala dito, kaya pala yung pagpunta dito sa bayan, kaya marami yung sakay kasi may mga dinadaanan. Pumipick up pa ng pasahero, ganun, Noche. Go ahead. Pumipick up pa ng ibang pasahero, gano'n, parang gano'n. Ayun. Ito, diretso. Okay, so live bala dito sa pinangunan na post na naluhigan ng Rizal. Wala sa kanila sa Pilipinas, sa DCRA, sa Kostino Tiraso, tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Noche! Nako.
Ayan po na naman tayo. Mga detalye nga nakuha natin. Nako, maraming dapat na ayusin dyan sa lugar na yan. Tulad ng kumbachero, kung walang Coast Guard na nakaposte dyan, patay tayo dyan. May maliwanag na may nagpabaya dyan. Diba sabi, ngayon lang siya nagsuot ng life jacket. Ngayon lang siya nag-life jacket. Sabi ni Ferdinand, nag-alososuot naman daw sila dati pag may Coast Guard. Ibig sabihin, talagang walang pakialam sa safety, kumbachero. Wala, walang nag-aayos niyan. Ay, napakarami pong tao dyan sa lugar na yan. Naghatid ng kabuuan ang ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Eh, kung po, ang dalas ng biyahe. Kasi uubod ng dami ng tao po dyan sa Metalim Island na yan, sa mga isla. At pagkatapos pupunta at manggagaling dito sa bayan. Eh, tinan mo, nung tinatanong natin si Ferdinand, ang dami raw eh. Ang daming bangka at ang daming biyahe. Hindi yung katulad nung isa o dalawang, ang papunta ron, ang pabalik, isa, dalawa lang. Hindi eh. Ang dami. Hindi ba, sa kakumbachero, ang dami rin naman taong, ang daming bagong hire ng Coast Guard ah. Natauhan. Yung ibang ang Coast Guard personnel, pinagta-traffic na eh. Sa dami ng pinapatulong sa ibang siguro dahil wala nang magawa sa iba eh ito po oh. Patauhan lang ng taga-tingin lang ng mga dumarating na naglalayag na mga bangka. Importante po yun at ito Coast Guard lang nasasabi natin. Ang marina ba ano ba papel diyan? Para malaman yung passenger vessels. Tama 'yun kumbachero. Katulad ng jeep, hindi ba ang jeep tinitingnan natin yung kanilang kaayusan, kumaayos yung roadworthiness. Yung roadworthiness. Paano tong mga sasakyan na to? Yung seaworthiness hindi husi yan eh. Lake worthiness. Sige. Para na-check meron ba 'yan? Meron bang nag-check niyan? May nag-check ba diyan? Katulad doon, hinampas ng hangin. Kuna, lipatan na 'yung mga tao sa kabila. Ayun. Balina 'yung katig kaagad. Diretsong lumubog. Meron bang nag-check niyan? Ito sinasabi natin eh, natatauhan lang tayo, nagigising lang tayo kapag tayo ay nagbibilang na ng bangkay. Issue ng bayan, katotohanan. 2x2. Sitwasyon naman dyan sa Caloocan. Meron pa bang mga baha dyan? RH23, Edwin Duque. Edwin! Kato King, Kajeri, may mga ilang baha pa rin dito sa may bahagi ng Malabon at Palisuela. Ito yung mga pinakamababang lugar na walang madaluyan yung tubig, lalo na yan sa may Panghulo Road, patungo ito ng Obando, Bulacan. Malakas pa ba ulan dyan, Edwin? Malakas pa ulan? Wala nang ulan, pero malakas na buhos kanina mga alas 3, bago mag-alas 4 ng madaling araw, ay may kasamang napakalakas na hangin. Kaya isang sanga, no, ang nakabalandra pa rin ngayon. Isang malaking sanga na nara sa kanto ng 8th Avenue at Sigan Street sa Barangay 109 dito sa Grace Park, Caloocan. Makarang mabali ito ng malaking sanga na sinlaki ito ng katawan ng tao, yung pinakapuno nito, dahil doon sa malakas na hangin kanina ng madaling araw. Isang malit na dump truck at dalawang motorsiklo yung nadagaran kanina. Pero yung motorsiklo ay kinuha na doon sa lugar na kung saan nadaganan at nandun na sa kanto. At habang yung dulo ng sanga ay humampas sa salaming na dingding ng bahay at ang pinakapuno nito ay sa kabilang kalye. Hindi pa rin nadadaanan hanggang ngayon, Kadya Ricato, yung ito nga 8th Avenue. Kapag galing ka ng Rizal Avenue. Malaki sa, rin ha? Malaki rin yan na bumagsak na sanga na yan ha? Parang isang puno na eh. Mabuti na lamang nung bumagsak ito, wala na yung mga nagtatrabaho sa isang construction dito sa tabi ng espilahan. At katatapos lang daw nilang tumambay at nagmamasin sa malakas na hangin. Nung umalis na sila dahil may buhos na ulan, ito na yung bumagsak sa pinanggalingan nila na kung saan ay nakalagay yung pinakalamesa nilang pinakakainan. Magdamag na bumuhos kasi yung ulan na may makasamang malakas na hangin, at nagbahaga itong C3
itong C3 na may daanan ng Reyes, paakyat ng Skyway going to España ay halos lang ang nagtuhutin kanina yung tubig. Pero ngayon ay humupa na, putik yung naiwan, maging putik na yung naiwan, paakyat ng Skyway kung dadanggar rito sa may C3. Yung iba naman, pero ngayon ay yung mga unang dinaanan natin ay medyo humupa na. Pero itong southbound ng Nagatagatan Avenue, kanto ng Taniki kung saan nakatayo ito ng pinaka-PNP headquarters ng Northern Police District, ay binaha hanggang sa looban kung saan nagkalat pa rin yung baga basura. So ngayon ay medyo naalinagan na natin yung init ng araw. At medyo sana ay nagtutuloy-tuloy ito kay Jerry Katujing para makapaglaban na rin. Yung mga ilang araw na rin na hindi nakapaglaban dahil sa tuloy-tuloy na hangin at malakas na ulan. Wala pa rin dito sa Caloocan, ako pa rin siya dito kayo tuloy-tuloy sa Lagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo, sama-sama tayo Pilipino. Thank you Edwin! Happy, happy birthday, Victor Dalayon Lima! Aba, happy birthday, Big Lima! Wala ba tayo dyan? Wala tayo dyan. Si Jomel Gonzaga ay birthday din ngayon, Jomel! Happy, happy birthday! Malapit na, kailan ba yung birthday ni Doc Tony sa Atrenta? Dok Tony Lechon. Dok Tony Lechon, happy happy birthday. Babahan ng lechon dyan. Ayan, sigurado. Si Kuyang Rodel Madridano, ang ating executive producer sa Kuha All. Uh-huh. Ayan, happy birthday din sa'yo. Si Delon Porcalia ng Philippine Star. Ayan, happy happy birthday. At si Kuya Eric Divina Gracia. Kuya Eric Divina Gracia, hindi niya birthday. Ayun. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ayun, Ma'am Claire Lim Tan ng Highway Patrol Group, magandang morning. Magandang morning at sa mga nanonood sa atin sa YouTube, thank you po sa inyo. Ang daming mga nagbibigay ng input dito. Thank you so much. Nababasa po namin. Mamaya, bibigyan natin ng chance. Sandy, good morning! Member KBP! Oras! Apo po! 8 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago! Balitang dapat alam mo! Balitang magdadagdag ng talino! Dahil bagong impormasyon na makibalita! Unang-una sa DZRH! Pangunahing balita! Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha! Araw ng Friday, 28 ng Hulyo, 2023. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Bagyo sa labas ng par, lumakas pa. Inaasahang papasok sa bansa ngayong weekend, tatawaging Falcon ngayon! Halos 30 pasahero patay sa lumubog na bangka sa Rizal. Search and retrieval operations nagpapatuloy. Pangulong Bongbong Marcos nakasungkit ng $285 million na investment pledges sa 3 araw na state visit sa Malaysia. Biyahing Cebu naman ngayon para sa APEC Business Council Summit. Queen Bee, tinukoy ng DOJ na nangungunang smuggler sa bansa. State of National Emergency sa Mindanao, inalis na. Nawawalang doktora sa Cotabato, natagpuang nakalibing sa compound ng ospital. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning, Philippines! Hello, world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang... Detalye ng mga balita sa aming pagbabalik. Alas 7:10 ang ating oras. Balita, lumakas pa at isa ng tropical storm ang binabantayang bagyo sa labas ng Philippine Area Responsibility na may international name na Kanun. Huling namataan ng bagyo sa layong 1,315 kilometers silangan ng Eastern Visayas at posibleng pumasok sa bansa sa Linggo ng umaga. Taglay nito ang lakas ng hanging
65 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong aabot sa 80 kilometers per hour. Ayon sa PAGASA, dadaan lang sa kanto ng PAR ang bagyo at natatawaging Falcon ngayon. May apelyido pa. May apelyido pa lang yung bagyo na. At saka magaling yung nagsulat, ha? Sino yung nagsulat na? Si Edniel. Si Edniel, ha? Talagang dadala sa kanto. Sa kanto ng PAR. May kanto pa, no? Magaling. Napaigtad tuloy si Commissioner Jun Lumagi ng BIR, eh. May kanto na pala. Sa kanto ng PAR, eh. Sa kanto. Sa kanto lang, oh. So hindi ito mananalasa, ganun. Sa nasa dadaplisan lang niya. Manggigilid lang. Dadaplisan lang niya ang PAR. Samantala, umabot na po sa 26 na bangkay ang nahuhugot ng Philippine Coast Guard mula sa tumaob na MV Aya Express sa Laguna Lake, sakop ng Binangonan, Rizal. Sa ulat ng Coast Guard, nagpanik ang mga pasahero matapos hampasin ng malakas na hangin ang motorbangka dahilan para mawalan ito ng balanse. Pag-amin ni Donald Anyain, kapitan ng MV Aya, higit 20 lang ang nakalista sa manifesto, pero higit 40 na ang na-rescue habang patuloy ang retrieval operations. Naglayag ang bangkang dimotor matapos alisin ang signal number sa Rizal, epekto ng bagyong Egay, sa kabila po ng gale warning ng PAGASA at kawala ng presensya ng Coast Guard sa area. Hindi ko naman po gusto po sana po patawad sila. Po, hindi po naman po talaga kahit sino naman po tao. Yan po ang pahayag ni Donald Anyain, ang kapitan ng MV Aya. Samantala, search and retrieval operations na ang isinasagawa ngayon dyan sa lumubog na bangka sa Binangonan, Rizal. Isang pasahero na nakasaksi sa trahedya nagsabing hindi pinagsusuot ng life vest ang mga sumasakay o mga bumibiyahe dyan sa lugar na yan. Nang makita umano nila na lumubog na ang bangka ay wala silang nakitang lumalangoy at nagkalat sa tubig ang life vest. Ferdinand, bangka dyan, hindi kayo pinagsusuot ng life vest? Ay, hindi po, sir. Kapag may Coast Guard lang. Kapag may Coast Guard lang, saka nagla-life vest. Nasaan yung life vest? Meron naman. Nasa ilalim ng upuan. So nandun naman, wala bang nag-a-announce na bago tayo umalis, isuot muna nyo ang yung mga life vest? Walang ganon? Wala po, sir, eh. Dapat nga po talaga sa merong ganon. Kapag panahon, dapat pinapasuot, dapat ang hero ng isang life jacket kasi sana ang panahon. At dapat po dami may Coast Guard po kapag ganito ang panahon na maulan. Wala bang Coast Guard? Dumating kami sa bayan po, wala pong Coast Guard. Nako, ayun na nga. Yan o si Ferdinand, isa po sa mga pasahero ng kasalubong sanang bangka nitong lumubog. Kaugnay niyan, kuha tayo ng update mula sa mayor ng Binangonan, Rizal, si Mayor Cesar Inares. Mayor, magandang morning, Mayor. Magandang umaga, Jerry and Tony. Apo. Good morning po, Mayor. Kumusta na po? Ano na po ang update natin sa ginagawang search and retrieval? I'm sure na kayo po ay nabibigyan din ng update ng Coast Guard. Yeah. At present, naroon sila ngayon sa laot para sa retrieval operation natin. Ang ating MBR, ating Coast Guard, at ating kapulisan. So, parang yung tamang figure, yung parang 26. Yung ating death, at tapos yung 40, yung ating survivor. Ang missing ay unknown pa. Madami na yung 67 na ito, 66 na ito eh. Supposed to be ang nasa manifesto niyan ay unti lang. 22 nga lumalabas lang daw eh. Overloading, parang overloading ang lumalabas. Overloading ito ang nangyari. Ilan lang ba talaga dapat, Mayor, ang sakay ng ganong klase ng bangka? Para sa ino, hanggang 60. Na alam nyo lang, ang digit, ang dagat natin ay lake lang eh. Ang tubig dito ay kalmante eh. Kaya ang Coast Guard inaalaw yan ng Lausanne. Unknown number ang missing natin kasi hindi natin talaga alam kung ilan ang actual passenger. Yeah. Pero yung driver nito ay
nasa kustudiyo ng ating kapulisan, ano, at iniimbestigahan sila. Bakit po ganun, Mayor, mawalang galang po for interrupting, bakit po hindi alam ang totoong bilang ng mga pasahero? Wala bang protocol dyan na dapat bilang ang lahat ng sumasakay meron kasama ang crew? Oo, kaya nga ang Coast Guard lagi na doon eh. Para tine-check yan eh. Para mabalik. Oo, yun ang inimbestigahan niya. Yung kausap yung commander nila, sabi ko nga eh, imbestigahan niya mabuti kasi dapat kayo na ay alam niyo na kayo lagi na nag-duty dyan eh. At that time wala. Nung nakakaraang araw, siyempre naroon sila, pinigilan ang ating biyahe dahil bawal na eh. Bawal. Pero nung i-resume, yun, wala. Uh-oh. Wala sila doon. Ah, kaya, so confirm, kung kailan na may biyahe tsaka wala. Oo, yun. The first day siguro na na-resume nila. Yun ang lumalabas, ano? Tama yung report sa inyo, Mayor. Dahil yung mga nakausap din namin kanina. Pasahero. Na pasahero. Yun din ang sinasabi. Wala daw hong Coast Guard. Oo. Yan namang mga life vest. Laging meron ng baka. Pero hindi naman sinusuot. Wala nang dapat Hindi ba dapat i-require na isuot talaga? Hindi require yan. Ang problema dyan, yung mga siyempre yung mabigat yan, nakasuot sila. Hubad nisan at sinasabit. Pero nakasabit lang yung mga posga, yung mga life vest natin. Sinasabit, ano? Hindi dito ganun ka nung ang lake natin ay tahimik. Hindi masyadong ini-impose yung ating although naroon yung life vest sa paligid, naroon nakasabit, hindi nagsusuot ang mga tao na dapat ay i-require talaga isuot bago patakbo ng Coast Guard. Dapat implement yan. Bahala na sila kung dating sa dagat, alisin nila kung gusto nilang alisin. Pero bago umalis, ulit pa rin ang motor ng operator ng bangka o driver ng bangka na ipasuot ng mga pasahero. Mayor, sabi nga ho namin, Mayor, kapag ganitong nagbibilang na tayo ng bangkay, tsaka tayo nakakaalala ng, tsaka natin nare-realize kung ano yung mga dapat natin ginawa. Although alam namin, Mayor, na hindi ninyo saklaw yan, yan ay nasa ilalim ng mga pangangasiwa ng Coast Guard, Marina. Ayan. Pero pwede ho bang ang municipal government mismo ng Binangonan ang mag-impose na talaga? Dahil may ko naman kayo, meron kayong municipal disaster di ba? Baka pwede na kung naman yan, meron yung TICMO pang tinatawag, yung Talim Island Motor Vehicle Association. Meron silang association na lagi nakikipag-coordinate, nag-meeting sa committee natin yan, TICMO pa nila, yung association nila, at saka ang Coast Guard, regarding sa mga rules and regulation, at saka yung mga standard requirement ng isang motor bangka. Lagi nag-meet yan, at nagpapakiusapan, at mga registration sa marina, yung association na yan, active naman. Kaya lang, ang nangyayari dyan, parang inaalaw nila, kasi nga, parang baka naman nalulugi pagkunti lang ang pasahero. Parang gano'n ang idea niyan. Kaya, silang magdagdag. Ayun lang yun ang problema. Safety ang pinaka-importante. Naghinayang sa kikitain. Pero hindi na maibabalik ang buhay nitong mga kababayan natin. Mayor, yung kung binabanggit ko tungkol sa NDRR, doon sa municipal MDRRMO, Mayor, baka kung wala yung Coast Guard, kung baka meron kayo dapat na parang dineputize man lang ng Coast Guard yung mga tao po ninyo, nandiyan po kayo mismo sa lugar para bago umalis ang bangka, sabi siguro ng Coast Guard, kakaunti kami. Dapat meron talagang bawat isang bangka na aalis, merong isang tao ninyo doon na magche-check na naka-life vest ang lahat. Sige, that's a good suggestion. Meron kaming MDRR naka-assign sa Talim Island, may speedboat din kami doon na ginagamit para nagbabato ng mga naka-assign kaming MDRR dyan, pero tama din na gano'n. Yung isa rin responsibilidad nung association mismo sila mag-compulis dyan. Member. Responsibilidad nila yan. Tama kayo doon. Kung doon nangyari ay parang isang trahedya, no, na pagbihirang nangyayari. Parang act of God ito eh, napakabilis at napakasandali lang. Opo. Nabihirang mangyari dito sa bayan namin for so very long time, no? Wala akong ma-recall na ganitong itasya sa ating lake, no? Pagbihira ito kasi nga yung tinatawag nilang
Daluyong, Ulus. Bigla, yun ha. Bigla na sandali lang. Biglang lakas ng hangin, biglang lakas ng ulan. So, parang mga magani, parang aksumgad yung mga ganun, may na parang earthquake ng dagat. Opo, yun na nga po, Mayor, yung mga ganyang trahedya, unexpected. So, dapat nakahanda ka talaga. Ganun ka-importante ang life vest. At yung manifesto, Mayor? Dapat yun na. Oo, biruin nyo, ang nasa manifesto ilan lang? 20 lang? 22. Oo. 22. Pero dito, nagbibilang tayo, 66 na to eh. Oo. Under investigation ngayon ng ano yan. Opo. Investigahan nila. Opo, at kayo po ang tumutulong dun sa mga survivors at sa mga pamilya ng mga namatay? Lahat yung pinutulungan natin, pati yung expenses nila. Siyempre, nakakalungkot yan sa pamilya. Yung man lang expenses, yung less burden man lang sila sa mga gastusin sa ating mga matawi at saka sa ating mga nasa hospital na survivor. Ano? Mm-hmm. Ang LGU naman at ang ating probinsya ay nakandang tumulong. Mm-hmm. At yun nga yung ating regional DSWD agenda rin eh. Tulong na. Mayor. Ang naman ang volunteer ng mga CRR ng bawat bayan, tumulong lahat. Mm-hmm. Ano? Mayor, madalas pala biyahe dyan at napaka-busy palang ruta niyan, ano? Yeah. Okay. Gano po ba kalayo ang dyan sa mismong port? The Port of Pretil ba tawag dyan? Pretil? Mula sa Pretil hanggang dun sa Talim Island, ano po ba distansya niyan? Kanina natuwa ako dun sa kumbachero, yung isang pasahero natin dun. Si Ferdinand. Marcos ba apelido na? Ang ganda nung sinabi niya eh. At although magastos 'yon, sabi niya pwede bang lagyan ng tulayan mula sa isang oras daw ang biyahe. Isang oras ang biyahe. Gaano po ba kahaba 'yan, yung lugar na 'yan? At total naman marami, napakaraming tao diyan sa Talim. Daming tao dito sa Talim Island. At maraming barangay 'yan, natutong barangay 'yan eh. Ano pong distance niyan, sir? Hindi ko kabisado, pero pag nagpupunta ako diyan, ano, yung pinakadulo na abot ako almost 1.5 hours. Malayo yung pinakadulo ay yung tinatawag namin Kabagatan at Kalayan. Yan ang pinakadulo niyan. Pero yung pinangyarihan is just a few kilometers lang from the water. Ang sumunod niya yung Kalinawan, isang Kalinawan. Ang lapit pala eh, unang pasada pala ng barangay ng Talim Island Barangay ay doon na. Daming araw pasahero dyan. Araw-araw ang passenger dyan, balik-balik sila. Hanggang ano yan, simula na madaling araw, hanggang ang gabi. Tuloy-tuloy, ang daming passenger. Kasi may mga school dyan eh. Kaya po, Mayor, binabanggit to dahil ang Pangulo, gusto niya yung modernized na transportation eh. Eh tapos ang busy ruta niyan, ang bumibiyahe bangka na hindi nga namo-monitor siguro ng marina 'yan. Malaking bagay po na pagtuunan ng pansin. Kaya magsabi na kayo, magsumbong na kayo kung ano kailangan. Malabo ho ba ang tulay diyan? Hindi pwede. Palagay ko billions of pesos sa kailangan. Pero ang kami, katulong namin ng probinsya, si Congress, nagko-connect kami ngayon ng mga barangay. Mm-hmm. So, alam ba, yung labing-bitong barangay yan, gumagawa kami ng mga interconnecting coastal road. Parang gano'n. Sinisimulan ito ginagawa ngayon. Mm-hmm. So, connect siya. From mainland to barangay, hindi bridge, hindi through mountains pa. From simulado sa itan, yung mainland namin, connect ko sa Kalinawan, connect ko sa Kili, ba't ibang barangay na sunod-sunod? Para port to port. Para port to port na lang ang biyahe ng bangka. Coastal. Pwede yung land transportation na pwede na pag natapos yun. Nangyayari ho pala kasi iba-ibang istasyon sa isla ang dinadaanan ng bangka. Iba-iba, tumitigil sa bawat barangay na may pasahero sila. Namimake up ng pasahero, parang jeep lang. Meron din, mayroon papunta, may pauwi, papunta sa mainland, gano'n. Opo. Mayor, marami pong salamat sa mga susunod kung mayroon pa sanang kung mayroon pang makukuhang buhay. Malay mo, baka may maghimala. Salamat po. Si Mayor Cesar Inares ng Binangonan, Rizal. Ang laking balita. Alas 7:28.
Sa ilan pa nating mga balita, naging mabunga ang pagtungo ng Pangulo sa Malaysia at nakasungkit ng $285 million na halaga ng investment pledges sa pagtatapos ng tatlong araw na state visit. Ayon sa Pangulo, kabilang sa mga negosyante na kanyang nakausap at nagbigay ng investment commitments ay nasa sektor na agrikultura, transportasyon at teknolohiya. Ayon sa Pangulo, interesado ang mga negosyante sa Malaysia na maglagak ng puhunan sa Maharlika Investment Fund. Dadalo ang Pangulong Bongbong Marcos sa APEC Business Council Summit at pagbubukas ng National Museum Philippines sa Cebu City ngayong araw. Naka-full alert na ang Police Regional Office Central Visayas para tiyakin ang seguridad ng Pangulo at ng 150 delegado mula sa 21 bansa na dadalo sa summit hanggang July 30. Ayon kay Police Brigadier General Anthony Aberin, hepe ng PRO 7 o ito pong PNP Central Visayas, nakahanda na rin po ang kapulisan sakaling salubungin ng mga realista ang pagdating ng Pangulong Marcos. Sa ibang balita, tinukoy ng Department of Justice ang isang Queen Bee bilang nangungunang smuggler sa bansa. Saan kaya ang pulot po cute nito? Ano? Ayan, oh. Yan yung Reyna. Yan yung Reyna. Oh, ito yung Reyna eh. Ayon kay Justice Secretary Boying Remulla, kabilang si Queen Bee sa tukoy na nilang 20 individual na sangkot sa kartel ng sibuyas at bawang. Ikinakasanan ng DOJ ang mga kaso laban sa naturang smugglers pero ngayon ay kinakalkal pa ng mga otoridad ang kanilang modus operandi. Ayon sa kalihim, ipatatawag niya ang mga opisyal ng Bureau of Plant Industry at inatasang ipresenta ang mga dokumento sa onion importation sa nagdaang dekada. Inalis na ng Pangulong Bongbong Marcos ang State of the National Emergency sa Mindanao dahil naging mapayapa na ang sitwasyon sa rehiyon matapos ang 7 taon. Matatandaan ang nasabing status sa idineklaraan ng dating Pangulong Digong Duterte noong September 4, 2016 dahil sa mga insidente ng karahasan sa Mindanao mula sa mga private armed groups, bandido, warlord at iba pang armado at teroristang grupo. Sa inilabas na Proclamation No. 298 ng Malacanang noong July 25, binawi ng Pangulo ang State of National Emergency dahil maayos na ang kalagayan ng buong rehiyon kung ang pag-uusapan ay issue ng terorismo at inaasahan ang pag-unlad ng ekonomiya at turismo ng Mindanao. Ayun. So ayos na sa Mindanao. Yun, inalis na inalis na ang State of National Emergency. State of National Emergency sa buong Mindanao. Sa buong Mindanao. Kaugnay niyan, kuha tayo ng update sa kaaalis pa lang na AFP chief. At magiging presidential advisor on West Philippine Sea si General Andres Centino. General Centino, magandang morning! Si Ka Jared, si Ka Tunying po ito. Magandang umaga, Jerry and Anthony. Magandang umaga po. Kami po ay mapalad dahil pagkalipas po ng 2 taong hinahanap namin kayo, hinatagpuan na rin po namin kayo. At kung kailan namang nakaalis na kayo sa Binacu. Hindi mahagilap nung nasa pwesto dahil busy. Eh ngayon, bibigyan ulit ng trabaho. Oo nga eh. Magiging busy ka na naman, sir. May papel na po ba, General? Yun ang pong hinihintay natin, alam mo ba po yung official order, although sinabi naman ng Presidente and may mga preparation natin ginagawa, like yung pag-set up ng opisina. Of course, yung kasama din doon, yung staffing pattern na dapat susundin natin kung ilan yung mga tauhan under that office. Yes, First time sa General, ano? Bagong create na office. Bagong create ito na opisina. With the rank of cabinet, ano? Yun naman po ang kinabi. Opo. Okay, yung binasa pong news item kanina ni Kumbansero na inalis na ang State of National Emergency dyan sa Mindanao. Ano po ba ito? Kasama ho ba kayo sa mga nagrekomenda na nito sa Pangulo nung kayo'y AFP chief? Not specifically yung recommendation na yun, but we explained to the President the security situation, especially in Mindanao, has improved significantly. Malaki po ang
In fact, we are able to pull out forces from Mindanao na ilipat ako natin sa mga lugar kung natin sa kailangan. Ah, ganun po. Ah, ganun po ah. Mm-hmm. Ano po yun? Significant din yung withdrawal of forces dyan? Hindi pa naman po lahat. Meron po tayong, dati kasi, nagkuha po tayong mga puwerta from Luzon para tutulong doon sa mga campaigns natin sa Mindanao. At ngayon, naayos na po natin, binalik na natin sila. Hindi naman reason para maging complacent, General, ano? Hindi po. At maganda naman ang naging resulta sa ating campaigns. In fact, we are just nag-concentrate na lang tayo doon sa mga lugar kung yung natitira pa lang mga konting problema. Opo. Anong mga lugar po yung problematic pa ba? Considered problematic, General? Incidentally, may mga naiiwan pa akong mga insurgents in the province of Samar. Samar. May ilan doon sa in some parts of Bicol, not in the whole of Bicol, but in some parts. No? Mm-hmm. Baka meron din may konti pa rin naiwan sa Eastern Mindanao. Eastern Opo. Mindanao, okay. Yung problema ho natin sa Abu Sayyaf, General, wala na ba yun? Malaki. Huh? Malaki ho na akong nabawas doon. In fact, ang situation doon sa Sulu, na dati talagang kung mag-uusap po tayo ng Sulu, talagang it causes worry sa ating mga kababayan. But for now, napakaganda na ho ng situation doon. In fact, tourism has been advocated doon sa area ng Sulu. Oh, napakaganda kasi ng doon lang Sulu, sa doon lang sa pati nga sa Basilan, yung Malamawi Beach. Sa Basilan. Talo nga daw yung Boracay doon eh. Oh, yun doon lang. Yun ang yabang ni Congressman Mujib Hataman. Yabang ni Congressman. Totoo ho ba yan, sir? yun din na rin yung sinabi ko na in fact yung mga tropa natin na hiniram natin from Luzon ay unti-unti rin natin. Binabalik na. Binabalik. And in fact, yung mga naiiwan din doon, we can now afford to send them on vacation. Nagbabakasin ho sila. Galing doon sa public areas ngayon, pwede na silang magbakasyon to spend time with their families. Sabagay, hindi na tayo masyadong nakakarinig ngayon ng mga sagupaan, MNLF, MILF, BIFF. Hindi ho katulad dati, General, hindi nawawala, hindi lumilipas ang maghapon na walang parang boring pag walang ganun eh. Oo. Di ho ba? Totoo yan. Anthony and Jerry, totoo yan. Wala na ho tayong mga naririnig ng mga balita related to that matter. Kaya na, we are confident na tama na lang ho yung tama ho yung declaration na balit na ho yung ganung it was declared in 2016 ganong estado. Pero ngayon, ayos ako yung situation ng area. Kaya pala, masayang-masaya si General Romeo Browner nung ipasa ninyo yung pwesto sa kanya. Halos hindi na pala siya mahihirapan, kaya, sir. Kaya gusto ni General Browner ngayon, kinausap siya nung Chinese ambassador. Sabi niya, General Romeo Browner, maglaro na lang tayo. Meron pong proposal pala ang Chinese government na mag-joint military exercise ang Pilipinas at ang China? Well, yan po ay, these are matters that will be decided sa ating nakakataas. Mm-hmm. Noong time ho ba ninyo, meron ng ganong proposal ang China? Meron ganong pinapaabot. But, ayaw ninyo? Accepted, that is up to the leadership po. Kala ko hindi nyo pinansin eh. yung sa role naman sa kalagay ng forces, we always abide to what our leaders will decide. Pero magtatanong ho yun, siyempre magtatanong ang national leadership from the AFP chief. Do you think it's a good idea, sir? Wala namang masama kung magkaroon tayo ng mga engagement with other countries. No? Especially if it advances our national interest. Opo. It advances our national interest. Kung yun ay importante, kung yun ay para sa national interest natin. Mm-hmm. Sir Andy Santino, thank you, sir. At congratulations. Well, congratulations po. Hindi man lang kayo nakapagpahinga. Walang pahinga, walang bakasyon. Thank you.
Maraming salamat, Anthony and Jerry. My honor to be interviewed. Apa. General Andy Centino, dating secretary na, huwag tayo mag-general kasi civilian na siya ngayon eh. Civilian na siya, magiging hinihintay na lang daw yung official appointment sa pagiging presidential advisor on West Philippine Sea. Kauna-unahan. Kauna-unahang position na can create under the current administration. Ho. Susunod. Dito po. Sino ito? Queen Bee. Aba. Queen Bee. Beauty Queen pala. Ako ito na yung Queen Bee. Sino itong Beauty Queen actress gustong magkaroon ng bonggang kasalan ngunit ayaw gumastos? Ha? Nakermit? Pati ang asawa, mega nakermit daw. Ah, ganun? Eh wala yan kay Lakay Deo natin. Talagang galante. Sinichitich. At iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng Parulahing Balita. 741. Nagkarambola ang anim na sasakyan sa southbound ang Mabini Bridge matapos araruhin ang isang truck sa Maynila. Ayon sa traffic enforcers, nawalan umano ng kontrol ang driver ng 10-wheeler truck. Sinalpok ng truck ang apat na kotse at isang SUV na nakahinto sa traffic. Wala namang nasaktan sa aksidente pero nagdulot ng matinding daloy ng traffic. Bangkay na ng matagpuan ang doktor na si Marivic Telo na unang napaulat na nawawala simula pa noong araw ng Linggo sa Cotabato. Kinumpirma ito ng kanyang mister na si retired Police General Agustin Juan Telo matapos na makita ang bangkay ng kanyang misis na nakalibing sa mababaw na hukay sa isang lote na bahagi ng hospital compound. Naku po. Samantala, sumuko naman kay Cotabato Mayor Bruce Matabalao at City Police Chief Colonel Kerubin Manalang Jr. Uh-huh. Ang part-time staff ng biktimang doktor na kinilalang si Nasruddin Endalya. Uh-huh. Inamin ni Endalya na siya ang pumatay kay Telo. Naku, na kay kanyang doktora. Sinakal ng lubid kay doktora. Uh-huh. Matapos ang mainitang pagtatalo. Mm-hmm. Nagugat ang kanilang away sa akusasyon ni Endalya sa maling paghawak umano ni Telo sa monthly dues ng isang medical organization na pareho nilang kinaaniban. Matindi. Sugatan ng apat katao matapos bumagsak naman ang sinasakyan nilang helicopter. Bumagsak sa Sagingan sa Lantapan, Bukidnon. Nagtamo ng minor injuries ang piloto at tatlo niyang pasahero na ngayon ay ginagamot sa ospital. Sa report, magsasagawa raw sana ng skydiving activity sa mga biktima na mangyari ang trahedya. Ay, Lakay, Mayor Lakay, kinumpirma na ng Bureau pala, of Customs. May video pala yung yung helicopter na yan, no? At nako lang, yan. Oo, ayan, ito nung bumagsak na. Ito nung umaandar pa siya. Oo. Uh-huh. Ayan, papabagsak sa Sagingan. Ayan, no? Ayan, no? Ayun. Uy, sus. Mabutit dahan-dahan lang ang magaling din yung piloto, no? Parang crash landing on you lang 'yan. Oo nga, no. Sa Sagingan para sa medyo Sagingan. Soft ang landing. Oo, tama. Medyo madulas pa lalo na kung yung mga balat ng saging ang tama. Dadaanan saka, mo. Saka hindi lang 'yon, sabihin niya, at least itong babagsakan natin na to, may puso. May puso. Puso ng saging. So, baka tinuruan ni Captain Ernesto Villa yung piloto niyan. Ayun, Captain Ernesto Villa. Magandang morning. Magandang morning. Ito, ulitin ko lang yung papansin natin kay Mayor Lakay Deo. Kinumpirma po ng kinumpis ka po ng Bureau of Customs. Mm-hmm. Kinumpis ka na, ha? Ibig sabihin nun seized. Seized. Ang 51 luxury cars sa ikinasang raid sa isang showroom sa Pasig City. Ito, ayan o. Ayon po sa Customs, bigong magpakita ang mga car owners ng katunayan na nagbayad ng duties and taxes para sa mga mamahaling sasakyan. Ito, nakita ko merong gamit ng kulay orange na yun. Ah, ganun? Di ba yan sa inyo yung Bernard? Ganun. Ayun. Yung Ferrari. Ferrari. Ayan o. Andiyan, pero yung Porsche, iba yun. Iba may-ari yun. Jusek ang may-ari ng Porsche. Ha? Kay Jusek yun? Jusek. Pero hindi, wala dyan yun. Wala dyan yun. Aabot po sa 197 high-end vehicles ang ininspeksyon kung saan 87 dito ang iimbestigahan dahil kaduda-duda ang dokumento. Sinabi pa ng Bureau of Customs Commissioner Bienvenido Rubio na 28 luxury vehicles ay inilipat na sa Port of Manila. Anong gagawin ngayon dyan sa mga sasakyan na yan? Abangan ang susunod na kabanata. Oo.
Eh kasi, di ba nung una, binibigyan sila ng chance na magpakita ng mga papeles. Patunayan, sa inyo ba yan? Ayun, nung walang naipakita, kumpiskado. Ibebenta yan, kumbatsyero. Bebenta. Malamang yan, i-auction, dun din sa may-ari. So, ganun din. Malamang, yun din ang bibili yan eh. Pangunahing balita sa showbiz. Magandang dilag. Yeeha! Oy, Ateng Lizel. Ateng Lizel Rivera, magandang morning. Laba tayo diyan. Meron sabi. Meron. Babati raw si mami niya, si Mami Mirna Fernandez ng happy birthday. Ayan. Pati na rin sa kanyang kuya, sa Kuya Francis Fernandez. Si Tito Delpin. Tama, sabay-sabay lang mag-birthday. Happy birthday. Ayos 'yan, para isang handaan na lang. Sagot ni Kuya Ricky Rivera. 'Yan ang maganda. May sumasagot. Sana oil. Kuya Arnold, pagaling ka pa, Kuya Arnold. Maganda yung pinopropose ni Kuya Arnold. Sabi niya, lagyan ng LGU ng CCTV. Yung mismong bangka. Yung bangka. Pwede naman yun, para daw yung nagre-record lang, ganun. Nagre-record. Pagka nakita daw na hindi sinusunod yung pagsusuot ng vest, pwedeng i-penalize yung mismong operator. Operator. Kasi may business permit daw yan, galing sa munisipyo. Ayun. Kaya pwedeng kansilahin ang business permit pagka nakita lumalabag sa batas. So pwedeng i-require talaga ng munisipyo. Munisipyo. Hindi pwedeng ituro lang yung Coast Guard. Ngayon, bagamat may pagkukulang ang Coast Guard dyan. At may pagkukulang lalo na yung Marina. Eto na. Sino ba itong beauty queen actress na ito na may pagkukulang? May pagkukulang sa paggastos. Gusto ng magarmong kasal pero ayaw gumastos. Aba, naghahanap daw ng sponsor. Hindi katulad nitong si Main Mendoza. Kakasal na pala ngayon si Main Mendoza. Si Main, tsaka si Kong. Kong Arjo Atayde. Sabi sa akin ni Mother, number one fan ako ni Main. Ni Main, Huwag mong kalimutan. Bakit imbitado ka ba? Hindi eh. Sa Baguio pa naman yung kasal niyan. Ba, sa Baguio? Di ba, tindi ng perwisyo ng Baguio dyan. Kaya nga eh. Nako. Sana naman matuloy ang kasal. At yung mga bisita, yung mga kumbidado ay makapunta. Mr. Hermes Canyon, ayan. Magandang morning. Magandang dyan morning. Sa Isuzu. Yun. Magandang morning sa inyo dyan at sana ay mabusog mo ang mga imbitado dyan sa pa-birthday. Kinukumbida daw ho kayo, mga may birthday. Ano oras ba yan? Alas 12 raw ito. Lunch. Kumbachero. Baka naman. Pwede ba sumama dyan? Pwede ba? Bas Hermes. Sino ito na gusto ng magarbong kasal pero ayaw gumastos? Ano ba yan? Ito na ang ating showbiz legend, Morly Alinio. Magandang morning, Morly! Magandang morning with some Visayas at Mindanao after 30 years. O, di ba? Natawagan din ako para mag-chika-chika. O, di ba? May bagyo. Nakita niyo ba yung mga tao sa labas? May mga placard. Oo. Pabalik-balik sila, nagwewente na. Morly. Sabing ganun. At siya kasi, alam mo, si Mami Sherry Ramirez, sabi niya, good morning, ganda. Bakit di ka na nagre-report kada 7:30 a.m.? Gagalit na sila. Para minsan lang din ako pag-report. Arte naman ng mga yan. Uy! Pinag-uusapan niyo si May Mendoza. Naku, nakakaloka. Kagabi, brown out doon sa mismong simbahan, sa mismong lugar na pagkakasalan. Tapos, nakakaloka pa. Yung strawberry farm. Naku, bahang-baha talaga. Sayang ang mga strawberry. Pero hindi yun ang chika, nakakaloka sa Super Cavalier. Ay itong magandang actress na pinutungan ng corona na isang beauty queen na lumaban sa international competition pero na-loss. Ang nakakaloka sa kanya, ikakasal na siya this coming... Naku, huwag banggitin ko kaya yung month. Huwag na muna, huwag kong banggitin yung month dahil alatang-halata pag siya. Ay gusto nito ay magarbong kasalan. Gusto nito ay magandang kasalan. Kaya lang, ang nakakaloka ay super mega kuripot silang mag-asawa. Naghahanap sila ng mga sponsors ng kanilang kasal.
kasal. Mm-hmm. Gusto nila makalibre sila ng kasal. Pero di ba ganoon naman talaga? Kaya nga ang tawag sa mga ninong at ninang ay principal sponsor. Pero iba pa yun. Ah, iba pa? Iba yun. Mm-hmm. Iba yung principal sponsor ng mga ninong at ninang. Gusto nila ay kaiba. Cake, libre, courtesy of mga ex. Dila. Parang ganun na yata, yeah. Ganun na yata uso ngayon eh. Ex-deal niya. Na pumapatol naman eh. Mm-mm. Kaya nga naman, hindi pa ang sasabi ng mga chika dito, aba, sobrang naman yata. Kasi okay lang sana mag-ex-deal ng ilan-ilan, pero ito gusto, ex-deal lahat. Pati venue? Pati venue? Pati venue. Ba? Venue, cake, ganun? Ganun. Yung events organizer? Damit, lahat. Yung events organizer, ganun din? Malamang kasi gusto niya pati yung mapabayad pa rin nga yung ano yung kasal mismo. Ganun. Nakakaloka. Hindi, saka hindi naman nakakayabang yun. Kung ako lalaking magpapakasal, medyo medyo mahihiya ako nun. Oo. Diba? Siyempre, mapapakasal ako. Oo, siyempre. Karaniwan, lalaki ang gagastos. Ganun kami ni Kumbachero eh. Ganun ba? Iba kami. Hoy! Congratulations sa inyo, Katunying. Anniversary ng iyong mga negosyo. Ay, salamat, salamat. Your greeting is good. Oo, but I need, ano, cash. Ay, but I need cash. Ay, sana, tama na muna. Yun na. Ay, ang, ano, ang clue. Ang pangalan niya, parang dating, dating movie theater. Sa Maynila. Tapos ang apelido niya parang pangal, apelido din ng isang magaling na stage actor at isang commercial actor. Di ba sa kanta yan ni ano? Ay hindi, pangalan pala pangalan, ni ano? Siya, si Pen Medina. Ano yung pangalan ni actor, Andrew E? Di ba may kanta si Andrew siya? Ford. Si Andrew Ford Medina. Di ba? Yan ang ating DZRH Showbiz Atas News. Ito po ang RH47, Morley Alinio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Babu! Nako, inubos na Morley ang oras natin. Paring Het, ikaw muna. Ikaw muna. Tama na. Kung makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itoto nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakay na ang matiyempuhan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas Promo hatid sa atin ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Go, go, go! Sherwin, nandiyan pala sa Grace Park, Caloocan! Sherwin, go! Sherwin! Naka 2x2, ako si tatay, pangalan niya tatay! Jose Marie Surilla! Tatay Jose Marie! Lagi ba kayo nakikinig na nanonood sa 2x2? Opo, parati ho yan, mula gabi hanggang sa ngayon. Hanggang mamaya pa yan, nakabukas. Oh, hanggang sila Deo Bacalba, Denoan. Talagang viewer to. Dahil yan, no? DZRH. TV. Titang-tita. Oh, naka-TV, ano? Anong cable yan? Cable? Cable, ano cable tayo? Signal. Channel 18. Kaya naman, napakalinaw. Napakalinis. Napakalinaw ng ating pinanonood. Meron kayong 1,000 pesos na malinaw na malinaw. Thank you very much at DZRH. Unexpected niya ito. Hindi nila inaasahan ng mga karakter sa kanilang lugar dito sa Caloocan, sa may Green Park, Caloocan. Kaya naman, sa mga malakas ang gusto manalo ng 1,000 pesos, patuloy lang na tumutok sa DZRH at manalo ng malakas ng 1,000 pesos sa malakas promo arts number 6. Serving bata ang faro tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo, sama-sama tayong Pilipino. Thank you, Sherwin! Eh, paano? Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na! Yeah.